Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton City Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, hinatulang guilty ng Caloocan Regional Trial Court ang apat na pulis mula Caloocan City sa salang homicide kaugnay sa pagkamatay noong 2016 ni na Luis Bonifacio at ang kanyang anak na si Gabriel, 19 anyos, sa isang operasyon sa ilalim ng War on Drugs ni dating Pangulong Duterte. Kwento ng misis ni Luis, 15 pulis daw ang pumunta sa kanilang bahay. Nagulat na lamang sila nang biglang pumanhik sa kanilang bahay ang mga pulis na may mahabang baril upang maghalughog. Naiwan sa itaas ng bahay si Luis at Gabriel at persahang pinababa ang ibang miyembro ng pamilya. Hindi kumbinsido ang hukom sa salaysay ng mga pulis na sinalubong sila ng mga bala nang dumating sila sa bahay ng mga Bonifacio. Hindi raw makatwira ng paliwanag ng mga pulis na dinedepensahan lamang nila ang kanilang sarili dahil sila mismo ang sumugod. Hindi rin daw tamang basta-basta na lang nagpapaputok ng baril ang mga pulis. Maituturing daw itong pagkasawalang bahala sa mga inosenteng pwedeng madamay. Bagamat may tuturing na tagumpay ang pagbababa ng hatol, dismayado pa rin ang pamilya Bonifacio at mga grupong katubang nila sa pagkamit ng hustisya. Ipinetisyon ng pamilya sa Korte Suprema ang unang resolusyon ng ombudsman na gawing apat lamang akusado sa kaso. Naisa na ng pamilyang mapanagot ang lahat ng pulis na sumugod sa kanilang bahay. Sa kasamaang palad, lumabas ang resulta ng petisyon noong Oktubre at hindi sila kinatigan ng Korte Suprema. Hindi rin ikinatuwa ng mga grupong tumutulong sa pamilya ang pagbababa ng kaso sa homicide mula sa murder. Ayon sa karapatan, isang human rights group, pang-apat pa lamang ito sa nahatulan sa libu-libong kaso ng pagpatay sa War on Drugs. Sa kabila nito, kapanalig, para kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, patunay daw itong gumagana ang sistemang pangkatarungan sa buong Pilipinas. Iginituloy ng dating abogado ni dating Pangulong Duterte na si Attorney Salvador Panelo, hindi na raw kailangan pang makialam ang International Criminal Court dito sa Pilipinas. Pinuri din ni Secretary Remulla ang prosecutors ng DOJ sa pagsigurong mahatulan ang mga pulis. Kinontra naman ito ng National Union of People's Lawyers. Ang NUPL daw ang nangalap ng mga ebidensya, nagpresenta ng mga testigo at nagpahukay sa 10 ng mga biktima para ipa-re-autopsy. Wala raw silang tulong na natanggap mula sa mga pulis o prosecutors. Sa katunayan nga, tumistigo pa raw ang prosecutor ng gobyerno para sa mga akusado. Kaya naman, para sa Secretary General ng AUPL-NCR na si Attorney Cristina Conti, ang hatol na ito ay exception more than the rule at hindi raw may tuturing na patunay na gumagana ang sistemang pangkatarungan sa buong Pilipinas. Binigyan diin ng Catholic Social Teaching sa Justicia in Mundo ang mahalagang papel ng Santa Iglesia kasama ang bawat mananampalataya sa pagkataguyod ng katarungan sa mundo. Bahagi ng tungkulin natin bilang mga tagasunod ni Jesus na manawagan, isulong ang katarungan dahil kaakibat ito ng pagdadala ng mabuting balita ng ating Panginoon. Dapat nating protektahan ang dignidad ng buhay, lahat ng buhay, anumang buhay. Kondenahin ang walang habas na pagyurak dito at papanugutin ang sinumang lalapastangan dito. Ang buhay ay sagrado, kapanalig. Kaya naman, may tuturing na malaking hamon para sa atin ang pagkapanagot sa lahat ng mga may sala sa pagkapatuloy ng War on Drugs. Hindi pa tapos yan, kapanalig. Libo-libong buhay at dignidad ng tao ang isinantabi nito. At hanggang ngayon, marami sa kanila ang patuloy na nananawagan para sa katarungan. Mga kapanalig,
pinapaalala sa atin sa mga awit 33:4, ang nais ng Diyos ay katwiran at katarungan. Kapanalig, sundin natin ang nais ng Diyos. Maaari natin itong umpisahan sa pagtatanong kung tunay nga bang gumagana ang sistemang pangkatarungan sa buong Pilipinas. Huwag tayong mapagod ng pagtatanong. Dumamay sa mga biktima ng kawalan ng katarungan at katwiran sa ating bansa. At manawagan para sa katarungan panglipunan para sa kanila. Kapanalig, ito ngang war on drugs. Sabi ng gobyerno, 6,000 lang daw ang namatay. Pero sa ating mga pag-aaral at research, 30,000 yan ang dapat papanagutin sa ustisya. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial. Kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.